Yo, what's up mga kaibigan? Aling na tayo magkwentuhan ang katotohanan kung bakit ayaw na ni KD maglaro sa OKC at Stephen Curry, number 1 pa din. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So kanina nga sa naunang video ay napag-usapan na natin na naganap na nga ang one-on-one interview ni KD at Draymond Green sa isang show ng Bleacher Report kung saan nagkaroon nga sila ng tanong sa isa't isa na malalim at personal talaga. Kanina ngayon ay kwento ko sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit umalis si KD sa Golden State Warriors. Kung hindi nyo pa ito napapanood ay bisitahin nyo lang ang ating channel. Inamin nga doon ni KD na hindi niya nagustuhan ang ginawa ng front office ng Warriors matapos na magkaroon sila ng sagutan ni Draymond sa game laban sa Los Angeles Clippers. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang isa pang tanong na binitawan ni Draymond para kay KD. Na tanong ng former Defensive Player of the Year kay KD na kung bakit ba siya umalis sa OKC. Lalo na't alam na din niya na pag sumali siya sa Warriors ay uulanin siya ng batikos, kutsa at inis ng mga basketball fans at kung pinagsisisihan niya ba ito. Ayon kay KD ay basketball decision nga daw ang kanyang ginawa ngunit wala din talaga siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao. Sa palagay niya daw ay perfect fit nga daw siya sa opensa at depensa ng Warriors. Ang ginawa niyang paglipat ay hindi nga daw kailangan pag-isipan. Kahit nga daw dumaan siya sa madaming meetings, alam na daw sa kanyang sarili na sa Warriors talaga siya babagsak. At sinabi din ni KD na gagawin niya ito ng milyon na beses at hindi daw siya nagdalawang isip dito. Sinabi din ng two-time Finals MVP na sa Warriors nga daw ay alam niya talaga kung ano ang role niya. Habang sa OKC naman ay hindi niya nga daw malaman kung gagawa siya ng puntos, magpo-focus sa defense, magiging playmaker o kung ano paman. So base nga sa mga sagot na ito ni KD, mukhang wala nga talaga siyang pagsisisi na umalis siya sa OKC kahit na naging kapalit nito na naging isa siya sa mga most hated NBA players ngayon. At sa kanyang sagot na milyon na beses niya itong gagawin, handang-handa na siyang iwanan si Russ at ang OKC at lumipat sa Golden State Warriors kahit na isang panalo na lamang at nasa finals na sila sa kanyang last season sa OKC. So kung tayo ngang mga fans ay minsan nag-iisip na paano kaya kung hindi umalis si KD sa OKC, magkakampiyon ba sila? Dadami ba ang kanyang mga haters at madami pang katanungan na walang kasagutan? Si KD naman ay wala ngang kahit konting pagsisisi sa kanyang naging desisyon. Habang sa isa pa nating balita, kanina nga ay napag-usapan natin sa nauna kong video na ang basketball game na NBA 2K ay nagiging basihan na ng mga players sa kanilang improvements. Si LeBron, KD, Giannis, Curry at Kawhi pa din ang top 5 players sa may pinakamataas na rating sa game na ito. Ngunit pag-usapan naman natin ang 3 points lang. Number 1 pa din si Stephen Curry na may 99 overall rating sa 3 points. Sumusunod si Klay Thompson na may 95. At tabla naman sa 90 si Joe Harris, Seth Curry at Duncan Robinson. Ngunit madami nga nagtataka, nagtatanong at nagulat kung bakit wala ba si Damian Lillard at Trae Young sa listahan ng top 5 best 3-point shooters sa rating ng NBA 2K. Kung ikaw ba ang tatanungin kaibigan, sino ba ang limang pinakamagaling na shooter para sa iyo sa NBA ngayon? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.